Hello guys, welcome to my YouTube channel. For tonight's video, I ipiflex ko sa inyo ang aking YouTube na name. Ano ba to? So, iflex ko lang to sa inyo, di ba? Pwedeng gamitin ng mga mayroong YouTube channel. So, kung sino pa na gustong magpagawa nito, yung name nyo o YouTube channel nyo ay pwede nating gawan ng pangalan para habang nagbablog kayo ay nakikita ang inyong pangalan ng YouTube channel. So, ayan guys, gawa po ito sa acrylic at naka engrave ba siya? Hindi, meron lang siyang ano dyan. So, ayan po. Ito po ang aking YouTube channel. So, kung gusto nyo lang pong magpagawa, paki-PM na lang po ako or comment lang po kayo sa comment section at pag-usapan po natin ang presyo. So, ayan po. Depende po sa style ng inyong channel, pwede naman pong magawa niyan kung anong talaga ang design ng channel ninyo. So, ito po ay pwede pong stand. Ilalagay lang po sa lamesa, pwedeng ilagay sa lamesa. So, habang kayo po ay nag-vlog, ay nakikita na po ang inyong channel. So, ayan guys. Christine Labrador, please like and subscribe. And, pakiclick na din po ang notification bell para updated kayo sa mga video ang aking ginagawa. So, iba-iba po ang aking mga topic o aking mga ginagawang video. Meron po tayong sa tindahan, meron din po tayong travel, meron din po tayo ng kung ano-ano lang na pwedeng maganap sa buhay-buhay. So guys, keep on watching para lagi po kayong makakakuha ng mga kaganapan sa buhay ng sa channel ko. And ito pa po yung gusto kong i-flex. So, ang halaman na to ay dinala ko to galing sa Dingalan. Kinuha ko to kay Tita Koreng. Nung kinuha ko tong halaman na to, ang ganda-ganda niya talaga. Ang dami-dami niyang dahon na green na green. So, ayan siya guys. And nakakalungkot, dinidiligan ko naman siya. Meron naman siyang dilig. Pero, kita nyo ang nangyari, oh. Nag-light, para siya nagkaroon ng anemia. Kasi nag-light na yung color niya. Tapos, bigla na lang siyang, ayan, namatay na, natanggal na yung kanyang dahon, lumapaypay na. So, parang pakiramdam ko, wala na siyang buhay, mamamatay na siya ng tuluyan. So, ano po ang aking ginawa? Medyo binilad ko siya sa init ng konti. Dito lang din sa aking kwarto. Kasi siguro, dahil inilagay ko siya sa aking room temperature, kaya siguro yan, hindi na siya naaarawan. Baka hindi siya po pwede na pang kwarto, pang loob ng bahay. So, pero ngayon, nung nilagyan ko siya ng araw, pinaarawan ko siya ng kaunti. Ayan, bumubuhay na siya, ay umaano na siya. Meron na siyang panibagong tangkay na, ayan o, nagigreen na siya. So, parang nakikita ko na ang liwanag na naman ng kanyang buhay. So, may buhay na naman po na umuusbong. So, eto po, paano na naman po siya. So, yan. Ibig lang pong sabihin na hindi pa po patay ang aking halaman, pero hindi ko siya ibinaba at hindi ko pa rin siya tinatanggal ng dahon na lantutay na. So, hayaan ko lang muna siya dyan hanggang sa magiging dyan na lang din po siya, hindi ko na siya tatanggalin kung hindi naman siya nakakasagabal. So, ayan guys, medyo maganda-ganda na ang aking halaman. So, sana hindi na siya maging anemic. Sana ay maging maganda na ang kanyang kulay. Umusbong na ng maganda at dumami pa ang mga dahon. So, dito may mga suwi-suwi na siya, oh. Pwede na sigurong, paano ulit. Ito, meron na naman, bagong suwi lang to. So, ayan guys, ang ganda na ng aking halaman. So, that's all. Yan lang po para sa gabing ito. Iplanex ko lang talaga ang halaman ko na to. So, ibig lang pong sabihin na habang may buhay,
may pag-asa. So, huwag po tayong mawala ng pag-asa sa mga sa mga nangyayari sa ating buhay. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin ginugusto ay nangyayari. So, kapit lang po at stay positive po tayong lahat. So, yun lang guys. Bye for now. See you on my next vlog. And guys, another na gusto kong i-flex ay ang bagyo ngayon guys. Ang lakas-lakas ng ulan, grabe, tsaka may hangin na. So, since nandito ako sa taas, sa pinaka-atik ng bahay, kaya rinig na rinig ko lahat ng ingay, yung mga yero-yero na kumakalabog. So, naririnig ko, nakatakot. Parang hindi ko kaya matulog ngayon. So, guys, i-flex ko sa inyo kung paano ang nangyayari sa labas. So, bubuksan ko ang pintana. Meron ako dito yung pintana, so makikita ko yung hangin. Pero yung kung ano pa yung kaganapan sa labas, wala pa naman sigurong masamang ano. Pero yung ingay ng hangin, panuorin, pakinggan at panuorin natin. Yan, ang lakas-lakas ng hangin talaga, makikita mo. Madilim, syempre madilim. Pero ang hangin niya ay, ayan, malakas na. Ay, mukhaan ito. Kapitin, malakas. Ay, maganda ang bahay nila dun. Para kita mo na yung kanyang. Kaya naman yung anak na ang. Nasa bubong na ako yan. Ayan yung mga bubong. So yan yung rinig ko. Lalo na sa likod. Pati naka sa kabila. Ay, lakas. So ayan ang hangin po ay pagbugso-bugso lang siya. So titigil siya ngayon. Tapos mamaya ang lakas. Ang lakas-lakas naman. Siguro nabuha lang siya ng power niya. Ayan o. Oh, ang hangin-hangin na naman. Ayan guys, lumilig, lumilig, tsaka ang lakas na ng hangin, ang lakas ng bugso. So, ayan siya, yung ulan naman niya ay hindi masyado malakas, parang ambon o anggi-anggi lang. Pero yung hangin niya talaga sobrang lakas. So, ayan, wala ka naman nakikitang tao sa labas, siguro nasa loob na lahat.